Magandang umaga, ito po ang News TV Live sa ating magdamag na pagbantay dito sa lungsod ng Cebu. Sa kabila pa rin ng mga pagyanig na nagaganap ay nasaksihan natin ang pagsisimikap na makabangon ng mga residente ng Cebu. Sa isang restaurant dito ay nagbukas pa rin na walang kuryente. Makaraang tamaan ng lindol ang kanilang power line sa kanilang pag-usumikap nga na magkaroon ng normal na pamumuhay ay nagpilit na rin sila na bumukas ng kanilang operasyon. At dumating naman ang kanilang mga parokyano at nagsabi na gusto na rin nilang makatuloy muli sa kanilang normal na pamumuhay, kung kaya't nagtutulong-tulong daw sila na magsama-sama para muling maibalik sa normal ang kanilang sitwasyon. Ang tatlong sasakyan naman na nabagsaka ng ilang mga debris sa isang bahagi ng Cebu City ay pinagtulong-tulungan din na alisin ng mga residente at mga tauhan ng City Engineering's Office. At nagkaroon din sila ng pagkakataon na simulan ng paglilinis sa ilang bahagi ng Cebu City para na rin maibalik sa normal ang kanilang operasyon. Samantala, nagsipagdatingan naman ng ilang mga ambulansya mula sa iba't ibang ospital para nga sumaklolo dito sa mga residente na naka-confine ngayon dito sa tapat ng Cebu City Medical Center. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cebu City, nagpapasalamat sila sa pagtugon ng mga ospital para alalayan na ang mga pasyente dito nga sa CCMC at umaasa sila na magpapatuloy ang pag-alalay ng iba't ibang mga ospital para nga mailayo dito sa peligrosong lugar sa tapat ng CCMC ang kanilang mga pasyente at mabigyan ng ayuda sa kanilang mga medical needs. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Cebu City. Ako si John Consulta para sa News TV Live.